بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. موضوعنا اليوم تتعلق بالعقيلة زينب بنت الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم عليه السلام رقم 24، عليكم السلام ورحمة الله، سورة إبراهيم رقم 24، في قوله تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، صدق الله العلي العظيم. Ang topic natin ay ang topic na tatalakayin natin ngayon ay ang pagkataon ng isa sa mga pamilya ng Hashim, Bani Hashim, sa pangalan ng Al-Aqilatu Zainab binti Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Al-Aqilatu Zainab binti al-Imami Ali alayhi salam. Yan ang mawdu o kaya topic na gusto nating ipaliwanag at iparating sa ating lahat. Ang kaunting kaalaman natin tungkol sa pagkatao, tunay na pagkatao ng Hazrat Zainab, wama adraka ma Zainab. At kung susukatin natin ang pagkatao ng Zainab ay hindi natin makayanang sukatin dahil isa siya sa mga mabna o kaya isa siya sa mga dahilan kung bakit mazzaqad dhalimun, yani na-destroy o kaya nawasak ang leadership o kaya ang kapangyarihan ng mga mapangapi sa kapanahonan ng Umayyad dynasty. So, kung sukatin natin ang pagkatao ng Hazrat Zainab, Al-Aqilatu Zainab binti Imam Ali alayhi salam, hindi natin makayanan at hindi natin matatapos sa isang oras na pag-uusapan ang kanyang kagitingan, ang kanyang pagkatao, inshallah. Subalit, kahit kaunti, inshallah, hilingin natin sa Allah na may bigay natin sa atin lahat. Una, kung tinang natin itong ayat, pag-aralan natin itong talata sa Quran, sa Surah Ibrahim, no? Sa Surah Ibrahim, verse 24, kung itong pag-aralan natin, pwede nating makita agad o kaya mapagmasdan natin agad kung ano ang katayuan ng mga tao na natarbiyat o kaya kung ano ang magiging kahihinatnan o resulta ng mga taong naniwala o kaya lumaki sa
sa pamamahay ng sasabihin natin ngayon, inshallah. Sa pamamagitan ng talata ng Quran ito, verse 24, makikita natin agad ang resulta ng pagkataon ng Hazrat Zainab kung saan siya nanggaling, no? Surah to Ibrahim, verse 24 up to 26. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ba ninyo napagmasdan? Alam tara kaifa daraballah. Hindi ba ninyo napagmasdan o nakita kung paano inihambing ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalimatan tayyiba, ang isang salitang mabuti, ha? Ang isang salitang maganda. Salitang maganda, inshallah mamaya, bigyan natin ng kahulugan. Hindi ba natin nakikita ang isang salitang maganda, kasajaratin tayyibatin, kagaya ng isang punong kahoy, ha? Isang magandang punong kahoy, asluha sabitun, ang ugat ay matatag ang ugat, yung aslon, yung ugat na yun ay mahigpit ang pagkakabit o matatag ang pagkakabit sa lupa, fil ard, asluha fil ard. Ang salitang maganda na yan ay inihambing ng Allah kasajaratin tayiba, kagaya ng isang punong kahoy na maganda, ha, asluha thabit, ang ugat ng punong kahoy na yan ay matatag ang pagkakabit sa lupa. Yani ang ugat na yun ay matatag, hindi basta-basta, ha, nawawala sa nan bumabagsak sa hangin, no? Asluha thabitun wa far'uha fis sama, ang kawin na yan, ang sanga niya ay, ha, umaabot sa alapaap, sa langit yani. Ang far'u na yan ay umaabot sa alapaap, sa langit. Ang mabuting kawin na yan ay, ha, tu'ti ukulaha kullahin, ay nagbibigay ang sanga ng mabuting kawin na yan ng ano, ng pagkain, kulahinin yani, sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon ay nagbibigay siya ng ano, ng mabuting ano, kapakanan o kaya ng mabuting pagkain sa mga tao sa lahat ng panahon. Ang kahoy, ha, ay meron siyang napapanahon yan. Kung minsan panahon ng alimbawa, bitik, ha, melon, watermelon alimbawa. Pero hindi lahat ng panahon ay ano, kapanahon ng bitik o bungang kahoy. Lahat ng bumbong kaya meron siyang ano, kapanahonan. Hindi lahat na nagbibigay ng ano ng bunga. Ha? Ang sanga na yan ay nagbibigay ng bunga sa mga tao. Biid ni Rabbiha, of course, sa kapahintulutan ng kanyang Panginoon. Okay? Kapahintulutan ng kanyang Panginoon. وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Ang gusto lang ng Allah, يَدْرِبُ اللَّهُ. Yan ay inihambing ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, ha? لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Upang sa ganun, ha, makapag maalaala nila ang ano, ang kabutihan. Maalaala nila, maisip nila ang talata na 'yan. So, ano ang nakuha natin sa verse na 'yon? Ha? Hindi 'yung kalimatan tayyiba, ang mabuting salita, hindi 'yung kahoy. Ha? Kagaya ng isang kahoy. Ang kalimatan tayyiba, 'yun ang paniniwala sa ikaisahan ng Allah. Yani paniniwala 'yung mga taong sumasampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung matatag ang iyong paniniwala, ha? Kung matatag ang iyong iman, ang iyong paniniwala, kahit anong mangyari, ha? Matatag ka rin, hindi ka basta-basta, ha? La yatazalzal. Hindi ka na ano na hindi yan umeepekto sa iyo.
Kaya nga sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Surah Al-Asr, verse Surah 103, 1 to 3. Sabi ng Allah, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin." Alam niyo yan lahat, no? Wal 'asri. Isinumpa, sabi ng Allah, at isusumpa ko sa al-'asri, yani sa panahon. Isusumpa, Allah ang nagkasam, ang nagsumpa. Isusumpa ko sa panahon. Bakit, ano ya Allah, ano bang isusumpa mo? Ha? Innal insana lafi khusrin. Katotohanan na ang mga tao ay nasa ano, kawalan. Ang mga tao ay nasa kapahamakan. Ay sino ang hindi makakapasok doon? Ha? Hindi, sino ang mga tao na ano, masisave, umaililigtas sa ano, kapahamakan na yun, sa kawalan na yun? Sino? Ha? Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Ha? Una, ang mga taong ano, sumasampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumasampalataya hindi sa pangalan, ha, galing sa puso. Matatag ang kanilang ano, paniniwala. Matatag ang paniniwala, at yung palatandaan ng paniniwala na yun ay hindi sila ano, umaalis, at hindi sila, ha, nagiging ano, ang ginagawa nila ay palagi silang gumagawa ng kabutihan. Watawasaw bil, ano yan? Illa alladhina amanu, isa, ha, wa amilus salihat, at gumagawa ng ano, ng kabutihan, na walang ano, walang sawa. Walang sawang gumagawa ng kabutihan. Okay? At hindi lang yun, watawasaw bil haqqi. Ang mga tao na ligtas sa kapahamakan na yun ay yung mga taong palaging ano, ang bawat isa sa kanila, ha, ay nagpapayuhan, ha, ang nagpapayuhan na gumawa ng ano, ng kabutihan, at ano, magsabr, magano, magiging matatag. Magiging matatag sa lahat ng ano, pangyayari na dumadatal sa kanilang buhay. Watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabr. Ang apat na grupo ng mga tao na yan ay ligtas sa kapahamakan na yun. Sino ang mga tao na yun? Ha? Inihambing ng Allah, ano? Kaya nga, yadribullahu linnasi la'allahum yatadhakkarun. Inihambing lang yan ng Allah, ang ano, ang din na yan, ang Islam, at saka yung pananampalataya sa Islam na yan, sa kaisahan ng Allah, yung tunay, ha? Lahat ng pagkakataon, hindi lang sa isang banda, ha? Ikaw ay naniniwala. Hindi. Tu'ti ukulaha kulainin. Yung katauhan ng isang tao na yan, kung naniwala siya si Allah, ha? Lahat ng pagkakataon ay nakapagbibigay siya ng ano, kabutihan sa kanyang kapwa, sa kanyang sarili, at saka sa din na yan. Magiging siya isang haligi ng din na yan. Yun ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit, meron ding mga tao na labas-masok ang paniniwala. Labas-masok ang paniniwala. At meron pa silang ano, meron pa silang iniisip na hinihintay, ha? Hinihintay kung saan saka na lang siguro makuha nila yun, saka pa lang sila ano, magiging ano, maka-religious, o kaya saka pa lang magiging ano, matatag ang kanilang paniniwala. Ano ang sinabi? Yung karugtong ng ayat na yan, وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ. Yung salitang masama, iniambing din ng Allah, ang salitang masama, ha, كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ, kagaya rin ng isang kahoy na ano, خَبِيثَ, ano, kagaya rin ng isang punong kahoy na masama. Ibig sabihin, punong kahoy nga pa yun, hindi siya nagbibigay ng ano, ng bunga. Wala siyang bunga, punong kahoy nga, pero wala kang makikita ano na bunga doon sa kahoy na yan. Istuthat min fawqil ard, madali siyang ano, mabunot sa ano, sa dahil ang kanyang ano, yung ugat ay tumubo saan, ibabaw ng bato, ha, ibabaw ng bato. Istuthat min fawqiha malaha min qarar, wala siyang ano, matatag na paniniwala, wala siyang matatag na, ha, kinakapitan, wala. Ibig sabihin, yung taong ang kanyang paningin ay nakamata, ha, nakatingin doon sa ano, sa kung saan ay siguro na may
hinihintay o kaya ina-after na ano yung karangian dito sa mundo. Ha? At hindi niya na ano, ang gusto lang niya siguro na ang lahat ay makukontrol niya. Ha? Inshallah mamaya makikita din natin yan. So ano-ano ang kalabasan ng kanyang pagkatao? Yun, labas-masok ang kanyang paniniwala. Ha? So baka maisama siya doon sa wal asru innal insan lafi khusrin. Huwag siya na yung mangyari sa isang banda o kaya sa isang mga kapatiran natin na naniniwala sa Islam. So dahil sa ayat na ito, pwede natin ngayon, ha, ihambing kung ano ang pagkataon ng isang babae, anak ng Imam Ali alayhis salam. Ang Zainab, Aqilatu az-Zainab. Aqilatu Zainab bintil Imami Ali ibn Abi Talib. Okay? Zainab, ang pangalan niya ay Zainab bintil Imam, ha, Ali ibn Abi Talib. Bintil Imam Ali ibn Abi Talib. Yani ang Zainab ay ano, isa siya ang pangunahing anak ng Fatima. Sino? Sino ang kanyang ang nanay ng Zainab, sino? Ha? Oh, Fatima az-Zahra sallallahu alaihi, anak ng ano, Rasulullah. Itong kung tingnan lang natin kung saan, kung ano ang pagkataon ng kanyang pamilya, ha? Kaya nga sinabi ko na hindi natin, kung susukatin natin ang kanyang pagkatao, hindi natin maaabot. Hindi natin la natasawwaruha. Yani hindi natin maiisip talaga kung saan ang kanyang kinatatayuan. Isang babae, ha? Alam natin ang isang babae kung minsan, ha? Alam na natin. Pero huwag naman sabihin ng tao na ang babae ay nasa kusina, di ba? Ang babae ay ano, inaanakan lang. I'm sorry to say. Ay, hindi ganun. Sabi nila, kasi sabi nila ang isang babae na ano, matatag ang kanyang ano, ang kanyang paniniwala, mas mabuti pa kaysa sa 1,000 na lalaki. Walang pinagkaibahan ang babae sa lalaki, except kung nakapag-asawa siya, ha? Ang control sa ano, sa pagkain o kaya paghanap buhay ay sino? Yung lalaki. Pero in the eyes of Allah, walang pinagkaibahan. Kadya kun mangyari ang babae ay mas matatag pa kaysa lalaki at marunong pa kaysa lalaki. Iyan proven na sa history ng Islam natin. At isa na yan si ang Hazrat Zainab, ha, Hazrat Zainab binti Imam Ali. Zainab, ang kanyang tatay ay sino? Imam Ali ibn Abi Talib. Ha? Alam natin ang Imam Ali ibn Abi Talib ay pangalawang ano, nilikha ng Allah, ha, sa liwanag o sa light ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di ba? In terms of creation, ha? Pangalawa siya ano, nilikha ng Allah sa pamamagitan ng Rasulullah, di ba? Alam natin 'yun. At ibinigay din sa Imam Ali ang ano, ang masuliya, ang responsibility ng ano, ng pagprotect ng Islam after Rasulullah. Alam natin 'yun. At na napag-usapan na natin ang iyon ang kanyang tatay. At ang kanyang nanay sino? Fatima az-Zahra sallallahu alayha. Ha? Fatima az-Zahra, alam natin lahat, ano? Anak ng nino ng Rasulullah. Ha? Kung tatayo na siya ano, magpray, ha? Yung kapanganak nga sa kanya hindi ko nabanggit nung sa ano, sa umaga kung saan pinanganak siya, lahat ng ano, ng kabahayan sa ano, Madina ay pumasok ang light galing sa itaas, pumasok sa lahat ng pamamay. Kung minsan kung magpipray siya sa subo, kasi sa araw hindi naman natin makikita ang light, no, ang liwanag, pero sa gabi makikita natin. Kung tatayo isa sa mihrab sa kanyang ano, sa sajada, ha, yung lahat ng pamamahay ng ano, ng nasa Madina ay mapupuno ng light. Sabi nila, anong nangyari? Ha, magsilaw ang tao. Sabi ng iba, sabi niya, saan ba nang galing ang light niya? Sabi ng iba, puntahan mo ang bahay ng Fatima. Alam ng lahat na kung sino ang Fatima az-Zahra sallallahu alayha.
Yun ang kanyang nanay. At siya ang pangatlong ano? Pangatlong anak ng Imam Ali alayhi salam. Okay? Ang nakapangasawa siya ka sa ano? Sa isa ring ano pamilya ng Hashim. Abdullah ibn Ja'far ibn Abdul Muttalib. Ang kanyang asawa ay nakapangasawa siya sa ano yan? Kay Abdullah anak ni Ja'far. Ang Ja'far ay anak naman ng Abdul Muttalib, kapatid ng Imam Ali alayhis salam. Ha? Kapatid ng tatay ng Imam Ali alayhis salam. Kapatid ng tatay na Abu Talib, di ba? Yun ang kanya anak ng Ja'far ang napangasawa ng Zainab. At nagkaroon siya ng ano, apat na anak. Okay, apat na anak. Ang pagtawag sa kanya ay Ummu al-Hasan. Ha, Ummu al-Hasan. Yani kung meron kang anak na Hasan, di pwede kang tawagin na Ummu al-Hasan. Kung meron kang anak na Hussein, tawagin ka na Ummu al-Hussein alayhis salam. Okay? Or ano man ang pangalan, pero kung meron kang anak na lalaki, lalaki ang gamitin. Kung wala, yung anak mo na lalaki babae. Kung tinawag ka Ummu Fatima halimbawa, ibig sabihin wala kang anak na lalaki. Yan sa ng Arabian, sa culture ng Arab. Kung tinawag ka na sa pangalan ng babae, ang anak mong babae, ibig sabihin wala kang anak na lalaki. Okay? Yun. So ang ibig sabihin noon ay may respeto kung tinawag ang sa pangalan ng anak ay may respeto. Kaya nga sabi ng Rasulullah, ang palatandaan ng tao na meron siyang respeto sa parents, ha? Kung mag-respect ang tao sa anak na 'yan. Yung anak ng kapatid mo halimbawa, o anak ng tao sino man, ha? Binigyan mo ng respeto yon, ibig sabihin yung pag-respect sa kanya sa bata na yan ay pag-respeto rin siya sa kanyang tatay o kaya kanyang nanay. Ganun yun sa culture ng Arab at mayroong hadith nang gagaling sa ating propeta sallallahu alayhi wa sallam. So yun ang kanyang binasab, biological ano, ang kanyang kapatid, hindi rin natin tatanungin. Sino ang kanyang kapatid? Sino ang kapatid ni Zainab bintil Imam Ali? Sino ang kanyang kapatid? Imam Hasan ang pangunahin na bunso. Ano yan? At sino? Akhawatiha yani Al-Hasanayn. Imam Hasan? Kuhisin Imam Hasan. Sino? Masya Allah, ha? Ma adraka bil hasanain. Ang dalawa na yan ay sayyiday shababi ahlil jannah. Ang dalawa na yan, ang Imam Hasan at saka Imam Hussein na kapatid ng Zainab, ay ano sino? Ha? Sayyiday, yani silang dalawang ano? Sayyiday, yani leader ng mga kabataan sa paraiso. Yan ang mga ano, yung sakikatu Zainab, ang kapatid na ano, biological na ano, brother ni ng Zainab alayhis salam. So yun ang yung maikling ika nga yani tarikh dhati, yani biography ng Hazrat Zainab. Sino si Hazrat Zainab alayhis salam? Ha? Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga historian o kaya malalaking tao kung sino talaga ang Hazrat Zainab alayhi salam. Una, kalimatun kilat fi Sayyida Zainab. Okay? Yung mga salita na binitiwan ng mga malalaking tao sa Islam sa kapanahon natin ng after pagkawapat o kaya pagkapatay ng Rasulullah, ang paningin ng lahat sa Zainab. Of course, hindi natin din natanong ang nagbigay ng pangalan na Zainab, hindi yan sino. Sa panahon na ipinanganak ang Zainab, nang makita ng Imam Ali alayhis salam, sabi ng kanyang asawa, Fatima, sabi niya, Sammi, yani al-mauluda, bigyan mong pangalan ang yung pinanganak. Sabi ng Imam Ali, Lam akun asbak min habibi Rasulillah.
Sabi niya, hindi ko maunahan, hindi ako mangunguna sa ano sa aking pinakamamahal na Rasulullah. Nasa safar yan, nasa travel ang Rasulullah. Nang dumating ang Rasulullah at nabalitaan, ha, nagmamadali pumunta sa ano bahay ng kanyang anak. Nang dumating doon, sinabi rin sa Rasulullah na ano, bigyan mong pangalan ang bata na yan. Ano ang sinabi ng Rasulullah? Ha, lam akun asbak min habibi, ha, Jibrail o min habibillah. Hindi ako pwedeng mangunguna sa kagustuhan ng aking Panginoon, pinakamamahal na Panginoon. So agad-agad dumating ang Jibrail. Hubita Jibrail wa yukriha as-salam. Dumating agad ang Jibrail alayhis salam at nagbigay ng salam sa pamilya. Ha? Nagbigay dahil ang bahay na yan ay mawdi or risala, ha? Kung saan ang Zainab, Fatima at ang Ahlul Bayt ay mawdi or risala. Diyan bumababa ang Jibrail, ang anghel na Jibril, para lang ano, magdadala ng ano, ha, ng katuruan ng Islam, ng Quran, talata ng Quran. So diyan lumaki ang Zainab. So sabi ng Jibrail kay Rasulullah, ya Rasulullah, ipinarating sa iyo ang kapayapaan galing sa Allah at ipangalan mo daw sa bata na ano, mauluda, yani pangalan mo ang pangalan na Zainab. Zainab. Ano ibig sabihin ng Zainab? Ha? Anong pangalan ng Zainab? Nakalimutan, last 2 years na banggit ko yun. Ha? Zainab. Zainab. Ang Fatima to Zahra sallallahu alaiha, ano ang pagtawag sa kanya ng ano ng pumanaw ang kanyang nanay? Sino ang kanyang nanay? Khadijatul Kubra. Okay? Nang pumanaw ang Khadija, ha? Ano ang pagtawag sa Fatima? Nagiging ano siya? Ha? Yung mga award. Ummu Abiha. Ang pagtawag sa Fatima ay Ummu Abiha. Ummu Abiha. Anong ibig sabihin ng Ummu? Nanay. Di ba? Abiha. Anong ibig sabihin ng Abun? Tatay. Di ba? Ha? Nanay ng kanyang tatay. Dahil Fatima to Zahra ang nag-aalaga sa kanyang pinakamamahal na Rasulullah. Tinawagan siya ano? Ummu Abiha. Ha? Ummu Abiha. Ano naman ang pagtawag sa ano? Panganay na ano anak na babae ng Fatima o kay Imam Ali alayhis salam, ha? Zainabun. Okay, Zainab yani Zain yani decoration, palamuhak, ano yan, palamuti, ha, palamuti ba yon, palamuti ng kanyang tatay, yani decoration of his father, yani Zainu yani Zain yani decoration. Zainu Abiha yani decoration ng Imam Ali alayhis salam ang Zainab. Ano ibig sabihin ng decoration? Yani yung kung ano man ang katayuan, ang ugali ng Imam alayhis salam, kung ano man ang role ng Imam Ali alayhis salam, kung ano man ang obligation or role ng Imam Ali alayhis salam ay napupunta yun sa kanyang anak. Di ba? Napunta yun sa, ha? Sa Zainab. Zainu Abiha, yani decoration, the decoration of his father. Sinong father? Imam Ali alayhis salam. So, yung relationship ng dalawa, no? Ang kanyang nanay ay nagiging Ummu Abiha. Siya naman ay nagiging ano? Nagiging, ano? Decoration ng kanyang tatay. Yani makikita ang lahat ng katayuan ng Hazrat Fatima at saka Imam Ali alayhis salam, makikita mo sa pag-ugali at sa kaalaman ng Zainab. Zainabun ano muallimatun bidunil alimun bidunil bighayril muallima. Yani ang Zainab, ang kanyang kaalaman ay hindi siya dumaan sa pag-aral. Ha? Hindi din siya dumaan sa pag-aral. Ipinanganak siya na walang dugo, wala ding ano. Ha? Ganon din sa lahat ng kuan ng mga
pamilya ng Rasulullah ay hindi sa yung ordinaryong ano, pagkapanganak, hindi ordinaryo. Ha? Ang Zainab, ang kanyang kaalaman ay nakuha niya in terms of inheritance from his own father at saka mother at saka ano, nagiging ano yan, nakuha niya sa kanyang jaddo. Ano? Anong jaddo niya? Yani, nakuha niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kaya nga, tinawag siya al-aqilatu. Ha? Ibig sabihin ng aqilatu Zainab, yan ang ibig sabihin ng aqila, nakuha yan sa sinabi ng Hazrat Fatimatu Zahra. Unang-una, tingnan mo ang sinabi ng Ibni Athir. Itong si Ibni Athir, isa siyang historian ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Yani, isa siyang historian ng Sunni. Ha? Ano ang sabi niya? Sabi niya, Zainab bintu Ali Ibni Abi Talib alayhis salam. Sino, baka magtatanong ka, bakit Abu Talib? Yani, Abu Talib. Bakit ang tatay ng Imam Ali ay tinawag din Abu Talib? Ang tunay na pangalan ng tatay ng Imam Ali ay Abdul Manaf. Abdul Manaf. So tinawag si Abu Talib, ha? Dahil isa siya sa mga Abu Talib. Yani, sa pagkapatay ng kanyang tatay, siya rin ang pumalit na magiging kustudyan ng Makkatul Mukarrama. Yani, Masjidun Nabi at saka yung Makkatul Mukarrama, siya ang yung Kaabatullah, siya ang kustudyan. Yani, siya ang amir, kumbaga dito sa Kuwait, no? Siya ang amir. Napamana niya yun galing sa kanyang pinakamataas na apo, yani galing sa Adnan. Sa kabilang dako naman, sa kabilang dako, no? Meron ding siyang relatives na ang genealogy noon ay dumating sa Abu Sufyan, yung number one enemies ng Rasulullah. Ha? At ang naging tatay rin ng Muawiyah at naging tatay rin ng pumatay sa Imam Hussein alayhis salam. Ha? Sa kabilang, because of jealousy, ha? Dahil sa jealousy na bakit naibigay ng Allah doon guardianship ng Kaabatullah, ha? Pagkatapos ng dahil ang nagpatayo ng Kaabatullah yan, sino? Sino ang nagtayo ng Kaabatullah yan? Ibrahim alayhis salam. Bakit yung pamilya ng Ibrahim from Isahak, no? Bakit din nabigyan ng pagkakataon na magiging pinuno? So, yun naging dahilan niya ng kanilang hidwaan sa dalawang panig. So, yung jealousy na yun ay nabuo doon sa pamilya ng Muawiyah, ng Abu Sufyan. Hanggat nagiging kalaban sila, magkalaban. So, ang sa kabila, hindi Muslim, ang sa kabila naman ay since from the time of Ibrahim ay Muslim na sila, 'di ba? Dahil ang pamilya ng Ibrahim na Ismail, ha, at saka Ishak, yani doon sa Ismail, yan lahat, Muslim sila lahat. Dumating yan sa Hashimiyya. Ha? Dumating yan sa Hashimiyya at sinabi ng Allah, ha? Ang pamilya na yan dhurriyatan ba'dhuha min ba'din. Yes, sila ang mamumuno sa lahat ng sa lahat ng panahon. Kaya wala ka. Kaya nga sabihin natin alhamdulillah, magpapasalamat tayo sa Diyos. Ha, nakita natin ang genealogy o kaya yung daan kung saan, ha, daan ito ng mga anbiya, ng mga propeta. Yung ipinagpatuloy ng Ahlul Bayt, daan yun na it was designed by the old prophets and messenger na kinontinyo lang, ipinagpatuloy lang ng mga pamilya ng Rasulullah. Kaya nga makikita mo, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nandun yun. Ha? Ibig sabihin yan, nandyan sa Suratul Bakara, yung istifa, yung pagpili ng Allah Ta'ala na magtatanggol ng kanyang din, ng kanyang Islam, ay yung mga taong, yung kanilang paniniwala, kagaya ng kahoy na sinabi natin kanina. Ha? Asluha sabit,
matatag ang pagkakabit ng ugat ng kahoy na yan sa ano, sa lupa. Kahit anong mangyari, hindi yan, ha, madidestroy, hindi yan, masisira. Ganun, ganun katatag ang pamilya ng Rasulullah. Kaya nga, makikita mo ngayon sa yung anak, mismo anak ng ano, ng mga pamilya na yan. At isa na roon ang Zainab. Kaya tinawag siya, ano, Akila. Sabi, dahil sa sinabili ng ano yan, ng kanyang tatay at ng kanyang nanay na, ano yan, Fatima Tuzara. Bakit nangyari yung Akila na yan? Dahil sa panahon na inapi ng namumunong sa panahon ng after the demise of Prophet Muhammad, pagkapatay ng Rasulullah, pagkamartin ng Rasul, yung leadership ng Muslim, ha, ay napunta sa kamay kung saan tao mismo ang ano nagpili, hindi Allah Subhanahu wa ta'ala ang nagpili. Yani dahil sa yani because of ano yung ano anong pagtawag doon, dahil sa gusto ng kabilang panig na makuha ang ano yung leadership, so napunta doon sa ano sa grupo na yan. In spite of the fact na mismo Allah Subhanahu wa ta'ala ang nag-design na ang leadership ay hindi makukuha doon sa pamilya ng Rasulullah, hindi mawawala doon sa pamilya ng Rasulullah. So dahil doon yung padak na wirasa yan, pamana ng Rasulullah sa kanyang anak na Fatima, yung padak na by force, sa pilitan kinuha ng ano namamahala sa kapanahunan ng Abu Bakar at saka Umar. Sa kapanahunan nila ay sa pilitang kinuha sa kamay ng ano ng Fatima ang pamana na yon ng kanyang tatay. Kinuha. So ang Akila, ang Zainab ay isa sa mga nag-depend na nag-claim na ano ang padak na yon ay sa kanila. Tinawag yan ng ano, tinawag ng kanyang nanay Akilatuna Zainab. Mismo ang nagtaguri ng pangalan na yan, ang nagbigay ng palayaw na yan ay Fatima Tuzahra at Abbas ibn Abdul Muttalib. Ang pagtawag nila sa kay Zainab ay Akilatuna Zainab. Ibig sabihin ng Akilatuna una ay ang aming pinaka mamahal na Zainab. Decoration ng kanyang tatay. Ang aming pinakamamahal sa tribu ng Bani Hashim. Pinakamamahal at pinakamarunong. Pinakamarunong. Of course, karunungan ng pag-uusapan natin, wala naman sa kanyang nanay. Bilang anak, yung kaalaman ng Hazrat Fatima Tuzara ay napunta sa kanya. So, tinawag siya ng kanyang nanay, Akilatuna Zainab. Kaya nga makikita natin sa mga historian, history or sa mga muhadara, makikita to Al-Aqilatu assalamu alayki ya Aqilatu bin ano Al-Hashimiyah or Akilatu Zainab. Ibig sabihin ng Akila yani malalim kanyang kaalaman, malalim kanyang pag-iisip, ha? Ang kanyang salita ay na-prove doon sa Karbala. Ha? Sa panahon na nagiging sabaya, nagiging captives, no? Anong captives sa Tagalog? Yani nabihag na, binihag ang pamilya ng Rasulullah na mga Muslim na nagiging kaaway, na gustong anuhin, putulin ang linya ng pamilya ng Rasulullah sa pamamagitan ng pagpatay sa Imam Hussein alayhis salam. Sino ang tumayong nagpatuloy ng revolution ng Imam Hussein alayhis salam? Kaya nga sinabi ng isa sa kanila, sabi niya, the participation of Zainab in the Yawmuttab, yung sa ano sa revolution ng Imam Hussein alayhis salam, doon sa Karbala, ang kanyang pagsali sa ano na yan, dahil ang babae hindi pwedeng sumama, di ba? Sa ano, sa revolution, hindi pwedeng babae sumama.
Pero kung hindi sumama ang Fatima Zahra, hindi magkakaroon ng ano, revolution. At hindi magiging successful ang revolution ng Imam Hussein alayhis salam. Ha? So kaya nga tinawag nila ang role ng Zainab alayhis salam, ang role, yan ni responsibility ng Zainab ay ano, na siya ang nagpatuloy at siya ang nagiging dahilan na isqatu Bani Umayya. Yani siya ang dahilan ng ano ng pagkaano pagkasira ng pamahalaan ng ano ng mga sultanate nauna. Yung mga sultan nauna, hindi Islamic ha. Kaya nga makikita mo ngayon ang lahat ng mga sultan no against sa Iran. Dahil ang Iran ang sinusunod nila ay ano ha o ano galit sa mga Shia dahil nagiging ano sanhi ng kanilang pagkano pagka wala sa ano ano sa society ng ano ng Islam dahil yan ang mga Ahlul Bait na yan so dahil yung mga Shia na yan so makikita mo doon ano inaapi sa lahat ng panahon ay inaapi ng ano ng mga namamahala yan ang dahilan. Sa simula pa yan, sa simula pa hanggat ngayon ay carried. Pero because of Zainab alayhis salam. Kaya nga kayo dapat ha hindi lang kayo matapang sa ano. Kung may naging kaaway kayo na halimbawa, hindi. Dapat gagamitin ninyo ang inyong salita sa panahon na kinakailangan. Tu'ti ukulha kulahinim bi'idni rabbiha. Ang Islam na nagtarbiya sa atin, no? Nagpalaki sa atin ang Islam, ang relihiyon na yan, ha? Dapat ibibigay natin kung kinakailangan sa lahat ng pagkakataon. Ready dapat tayo. Ano ang sinabi ng Zainab alayhis salam? Doon sa ano? Sa panahon kung saan ha? Ang lahat ay nagagalak. Nagagalak ang Yazid dahil ano? Ha? Na martir lahat ang pamilya ng ano pamilya ng Rasulullah ha na martir ang Imam Hussein alayhis salam at nakuha pa nilang ulo inilagay pa sa kris na kung saan ha daging dahilan din ng pagka-Muslim ng ano ng dalawang Christian ha representative ng Rome sa panahon na yon ha sa panahon na yon walang time na ano ko yon. So, ano ang sinabi ng Zainab sa panahon na anong tawag doon? Nagpiesta ang ano ang pamilya ng Umayyad dynasty sa Damascus. Of course, wala ding panahon na sabihin natin ang ano ang sinabi ng Zainab dito sa Kufa, sa ano yan, sa Najaf. Sa panahon na pinagnakawan na sila ng mga Muslim pati yung ring ng kanyang anak ang ring-ring ng mga kabataan na ninanakaw ano by sa pilitang kinukuha duguan ng mga kanila at ang mga kanilang kumbong ano yan hijab no ano yan talukbong no nakatalukbong man sila lahat at naka hindi mo makikita ang pinag ano pinagtatangay ha at nagiging ano naked sila lahat ang lahat ng kababayan nagiging sabaya kasali na ron ang Hazrat Zainab ha nawala ang kanyang tirong kanyang ano yung itong hijab. Ha? Nakikita ng kanyang ano, ang kanyang buhok, ang kanyang muka ng kung sino-sino dahil sa kagagawan ng ano pamilya ng Umayyad dynasty. So, pinagnakawan na siya nang dumating doon sa ano sa Kufa, sa ano sa ano yan, sa court or sa palasyo ni Ibn Ziyad, meron ding siya sinabi na dahilan doon ay malapit na mag-report ang mga tao sa at Najaf dahil sa salita ng Hazrat Zainab. Salita ng Hazrat Zainab na ipinamalas niya ang kanyang kagitingan, ang kanyang kaalaman kung saan ang lahat ng nakarinig ay umiyak. Dahil hindi na alam yun pala ang ano Zainab. Doon sa kwan, doon sa court ni Yazid, sa palasyo ni Yazid, kung saan ang lahat, punong-puno ang kanyang ano court, ha, ang palasyo ng mga tao, dahil nagpipiesta na, sabi nila, ang number one enemies ng Islam ay napatay namin. Number one enemy ng Islam daw ay napatay nila. At nagiging sabaya, nagiging bihag ang mga kababayan na wala nang lahat tirong. Wala nang tirong. Pamilya yun ng Rasulullah, anak yun ng Fatima. So ano ang sinabi ng Zainab?
sa panahon na sabi niya, sinabi ni Yazid sa lahat na ang number one enemies ng Islam ay namatay na, at sabi niya, o kayo mga itinuro niya si ang Imam Zainal Abidin, ang anak ng ng Imam Hussein alayhis salam, na kasali sa na yun, sa pangyayari na yun doon sa Karbala. Hindi siya nakasali dahil dahil at that time may sakit talaga siya, hindi siya nakakatayo. Muntik din siyang patay ng kalaban, pero nakihadlang ang Hazrat Zainab, kung hindi mapapatay rin ang Imam Zainal Abidin. Kung napatay ang Imam Zainal Abidin, wala nang imam, dahil ang ibang imam na lumabas din sa pamilya ng Imam Hussein through Imam Zainal Abidin. Kaya nga ang pagtawag sa Imam Zainal Abidin, A'immatil Muslimin. Assalamu alayka ya Ali ibn Zainal Abidin, A'immatil Muslimin. Ha. Dahil doon, kung nakat, naputo doon, kung namatay o nasahid ang Imam Zainal Abidin, yung pang-apat na imam, ha? Wala nang imam ngayon, at wala na rin ang Islam. Ang maghahari ay ang maghahari yung kaapihan sa mga Muslim. Mabuti nga kung mayroon pang Islam. Pero hindi talaga mangyari, dahil nakatakda yan na sinabi na ng Allah sa maraming talata sa Quran. So sinabi ng Zainab doon, ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mismo sa kanyang salita, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa suratu Ali Imran 178. Ha? Ito ang sinabi ni sinagot ni agad ang sinabi ng ni Yazid, na nagagalak ang lahat, nagpiesta ang lahat, ay masayang-masaya dahil pinakita ni Yazid na siya ang pinakamalakas sa panahon na yan, dahil napatay niya o kaya natalo niya ang Imam Hussein alayhis salam. Ano ang sinabi ni Zainab? Sabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun lahum. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yahsabanna alladhina kutilu wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Sabi ng Allah, at huwag akalain na ng mga tao na hindi namin ng mga tao na hindi sumasampalataya sa Allah. Huwag akalain na mga taong hindi sumasampalataya sa Allah na ang aming pagpapaliban, yani ang aming pagpapaliban, kinampihan namin sila, sabi ng Allah, kinampihan namin sila na iyon ay khairun li anfusihim, na iyon ay kakabuti sa kanilang sarili. Huwag ninyong akalahin kayo mga hindi sumasampalataya sa Allah, hindi naniniwala sa Islam, hindi naniniwala sa Allah, huwag ninyong bilangin o kaya huwag ninyong akalain na kayo ay kinakampihan ng Allah, dahil kayo ang nanalo ngayon, pinahinigan kayo ng Allah, ha? Iyon ay ikakabuti sa inyong sarili. Hindi. Sabi ng Allah, innama numli lahum liyazdadu ithman. Ha? Pinagpaliban namin ang kaparusahan na dapat darating sa inyo sa panahon na yan. Ipinagpaliban namin yun. Hindi ibig sabihin na kami ay, ha? Gusto namin kayo. Kayo ang pinanigan namin, sabi ng Allah. Hindi. Liyazdadu ithman. Upang sa ganun ay madadagdagan pa ang kaparusahan ninyo, ang inyong kasalanan. Ganun din ang mangyari, no? Kuminsan ay nagiging zealous tayo sa mga taong maraming pera, ha? Maganda ang bahay, ha? Maraming kotse, kuminsan. Bakit kaya siya lang? Sana meron din ako ganyan, di ba? Kuminsan nakapag-isip tayo ng ganun. Bakit ako? Subhanallah, nagpo-fasting ako, ha? Nag-5 times a day ako. Tinatayo ko pang recommended prayer, yung mustahab, ha? Nagbibigay rin ako ng gawang-gawa, pero yung gawang-gawa na yun, kuminsan, alam mo naman, yung kunwari, no? Yung kunwari, ha? Bakit? Bakit siya lang binigyan, no?
Huwag ninyo ano, dahil maraming kanya nangyari yan. Ha? Nangyayari talaga yan, nangyayari. Ha? Bakit wala naman, hindi, siguro hindi tinatanggap ng Allah ang aking ano, panalangin. Masama yun. Masama yun. Shirk ang hukuman doon sa ano. Ibig sabihin, ano, ha, nagkufur ka sa ni'mat ng Allah. Tanungin mo yung sarili dahil nandiyan sa dua kumail. Ha? Allahum magperliya dhunub allati yahbisud du'a, tahbisud du'a. Ha, ya Allah, patawarin mo ang mga kasalanan na magiging dahilan na ano, hindi makakarating sa amin ang iyong ano, ang iyong biyaya. Ibig sabihin may problema sa iyong sarili. Kaya nga sinabi ng Rasulullah, kung meron kayong problema, kahit anong problema, anak, walang anak, walang ano yan, walang boyfriend, walang girlfriend, walang pera, may sakit, o kahit anong problema, isa lang ang sagot ng Rasulullah. Mag-istighfar ka 70 times every morning at saka afternoon. Uy, the same ano, iba't ibang problema, tapos iisa lang ang sagot ng Rasulullah. Mag-istighfar ka. Astagfirullah Rabbi wa atubu ilay, 70 times. Yun lang. Dahil mayroon dahilan, sarili mo mismo ang problema. Diba? So sabi ng Allah, ha? Sabi niya, huwag ninyong ano, ipinagpaliban namin na darating sa nang kaparusahan. Imagine, anak ng Rasulullah. Anak ng Rasulullah. Kahafidhu yan. Ha? Pero, pinagtatadyak, pinapatay ng mga anak. Tapos ang anak pa ng ano, tinatanggal pa ng hijab. Haram yun. Kung sa panahon, sa totoo lang, ha? Kung sa totoo lang, ha, puy, magiging palatanda yung darating agad ang ano, yung bala, ang ano, yung curse ng Allah. Pero hindi sinabi ng Allah, ipagpaliban namin muna. Dahil dadagdagan pa namin ang inyong ano, kasalanan. So innama numli lahum liyazdadu ithman wa lahum adhabun muhin. At kahiyang-hiyang ano, kaparusahan na matatanggap nila sa kabilang buhay. Saan ngayon ang puntod ni Yazid? Wala kang makikita. Alam mo, wala siyang puntod. Wala siyang puntod. Mabuti ang pagkanyang ano, tatay na Muawiyah nasa Syria. Pero pinag-iihian ng mga tao. Nasa Sardab, nasa ilalim ng ano yun. Walang pumupunta. Tingnan mo ngayon ang mga pamilya ng Rasulullah. Ha? Ang Imam Hussein. Ang Zainab. Saan ang ano niya ngayon, ang puntod niya? Ha? Tatlo ang balita. Isa, nandoon daw sa Damascus, Ubits. Mashur yun, no? Tanyag yun. Nandoon sa Damascus, Syria. Ha? Pinagsisikapan na i-destroy ano yan? Ng lahat ng ano, ng mga namumuhi sa, nagagalit sa mga Shia. Pero wala din si magawa. Marami ang nagdepensa ko. Anak pa yun. Hindi pa yun mga imam, ha? Babae lang yun, ano? Kahit ikaw mamatay man ng tao, bumibisita rin, nagbibisita rin ang mga tao doon. Tingnan mo ngayon ang mga imams ng Ahlul Bayt. Pero si Muawiyah, saan? Wala kang makikitang puntod. Especially ang kanyang anak na pumatay sa Imam Hussein alayhis salam, ha, at namihag sa mga ano, sa mga pamilya ng Rasulullah, wala siyang puntod. Dahil ang kanyang isa sa mga habis, ha? Isa sa mga habis niya ay magsayadol nangangaso ng ano, ng usa, no, na minsan ano, nakakita siya ng kuan, pinanak niya yung usa na yon, tinamaan. Dahil yung pananay yung may kabit, no, kinakabit sa yung ano, ng yung aslo ng kwan, nang tumakbo yung unang pusa na ano, natangay rin ang ano, si Yazid, at hindi natagpuan ng kanyang mga kasama, hinanap, hindi matagpuan ng kanyang katawan, iwan ko kung nasaan. Dahil siguro, ha, yun ang kanyang ano, ang kanyang fate, ang kanyang destiny. Wala kang puntod na makikita, wala sa history ang si Yazid. Ha, wala kang makikita. So, yun ang ano, yung isa yun sa kaparusahan na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila. Pero ang Zainab, mashaAllah. Ha, hanggang ngayon, kung hindi dahil sa Zainab, ha, yung masiratul Imam Hussein, yung movement ng Imam Hussein alayhis salam, hindi magiging matagumpay.
hindi magiging matagumpay. So, isa sa mga haligi ng movement ng Imam Hussein alayhis salam nandoon sa Zainab. Kaya nga sumama siya dahil kung hindi siya sumunod, hindi siya sumama sa kanyang kapatid, ha? Walang mangyayari sa Islam. So, yun ang babae. Dapat ganun kayo. Either ang pangalan ni Fatima or Zainab, it is full of biyaya. Ha, maraming biyaya nandiyan. So, panghalagaan natin. Dapat magiging dahilan na yan na magiging isa kayong tunay na babae ng Muslim. Tulay na babae ng Islam. InshaAllah, subhanahu wa ta'ala, nataman na lahat na tayo ay magiging kagaya ng Zainab at makukuha natin ang kanyang intercession sa kabilang buhay, insyaAllah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.